Excited na nga akong buksan yung pinakamalaking parcela dumating sa akin ngayong araw. Pero bago nga yun, syempre kailangan ko munang simulan yung araw ko dito nga sa kusina namin. At dahil nakapagsaing na nga ulit ako, ay ulam na lang namin ni Atina yung lulutuin ko. Bali, ang request nga na naman ni Atina mga mami sa isda, pero dahil hindi pa naman kami namamalengke ni Daddy, wala pa kaming fresh na isda. Dito muna nga kami sa isda na nasa lata. Total naman na isa din to sa mga paboritong ulam ni Atina, at basta isda naman talaga ay paborito niya. Kaya naman naisipan ko nito na nga lang yung lutuin ko. Dalawang lata pala to ng century tuna at pagkatapos tinanggal ko lang yung pinakasabaw niya at pagkatapos nagsalang na nga ako ng kawali at inilagay ko na nga dito yung dalawang lata ng century tuna. Yung sabaw naman ay hindi ko itatapon, pwede pa naman din isabaw ni Atina yun sa kanin niya, pero mas maganda kasi talaga na niluluto yung gantong klaseng ulam kapag walang sabaw. Nakapagluto na rin ako neto nung mga nakaraang buwan at meron nga ako nabasa na mas masarap daw talaga to kung lalagyan ng sibuyas. Gusto ko din naman talaga mga mamis, pero si Atina kasi ay hindi siya makain ng sibuyas. Ganito kasimple lang talaga lutuin tong ulam na to at hindi na ako naglalagay ng asin, pero pwede naman lagyan. Pero dahil may lasa naman na yung century tuna ay hindi na nga ako naglalagay. Nung matapos ko na nga lutuin yung ulam namin, dahil hindi pa naman ako nagugutom, nagpunta nga muna ako dito sa sala para naman tiklupin itong mga nilaban kong jacket namin nung isang araw. Hindi ko pa nga talaga sana lalabhan to mga mamis kasi nga medyo nag-uulan-ulan at wala naman kaming dryer, at kapag makakapal talaga ang nilalaban ko ay medyo matagal-tagal matuyo, lalo na nga kapag maulan-ulan. Pero dahil hinahanap na nga ni Atina yung mga jacket niya tuwing papasok siya sa school gusto niyang gamitin, ayun nga't nilaban ko na para nga may magamit na siya. At dahil natapos naman ako magluto ng ulam at natapos na rin naman ako magtupi ng mga damit, kailangan ko naman ng maghilamos. Alam niyo mga mamis, ang nakakatuwa lang dito sa ginagawa ko, dahil nga gusto ko mapatunayan sa inyo na maganda tong ginagamit kong sabon. Araw-araw talaga akong namomotivate na maghilamos ng mukha ko. Kung napanood nyo na nga yung vlog ko nung isang araw mga mami, sa pansin nyo doon na yung mukha ko ay medyo marami pang tigyawa, tapos medyo mapula pa talaga. Ngayon nga mga mamis, kung mapapansin nyo, wala na yung mga mapupulang tigyawa, at kung mapapansin nyo, hindi rin siya nag dark spot. Hindi ko kasi akalain mga mamis na i-recommend ko sa inyo itong ginagamit kong sabon ko. Kaya naman hindi na rin tuloy ako nakapag picture o nakapag video ng before and after ng mukha ko. Pero gaya nga nung sinabi ko sa inyo sa mga nakaraang vlog ko, balikan nyo na nga lang yung mga unang-unang mga vlog ko, mapapansin nyo talaga doon na hindi ganito kaganda or kakinis or kaputi itong mukha ko. Pagkatapos ko naman maghilamos mga mamis, ito nga tagpunta ako sa kwarto ni Atina at kinuha yung mga uniform niya para nga labhan, kasi nga kinabukasan ay may pasok siya. At pagkatapos ko nga maglaban ng mga uniform ni Atina mga mamis, ay nandito na nga tayo sa pinaka-exciting part na inaantay ko. Itong pinaka-exciting part na to mga mamis ay hindi kaya mag-isa ng flowers ko, kaya naman kailangan ko magpatulong kay Daddy itong at inututo ko siya para samahan niya ako dito. Nagtagumpay naman yung panguto ko kay Daddy mga mamis, kaya naman ito sinimulan niya na nga akong tulungan dito sa kalokohan ko. Bali, ang una nga namin ginawa ni Daddy ay tatanggalin muna itong monitor dito sa ibabaw ng patungan ng computer. Dapat talaga isang hila na lang namin itong patungan ng computer, pero dahil nga nag-aalala kami ni Daddy na baka mahulog itong monitor, tinanggal na lang namin kasi nga para safe na din. Nung natanggal na nga namin yung monitor, doon naman na namin hinila itong patungan ng computer. Napakabigat talaga nito mga mamis. At hindi talaga papayag si Daddy na mag-isa ko lang hilain yun, dahil kailangan talaga dalawang tao yung ihila doon. Nung pagkatanggal nga namin ng patungan ng computer, nagwalis na nga si Daddy at pagkatapos nagbasahan na din siya para nga mabawas-bawasan yung alikabok. Bali, ang sunod namang hinila ni Daddy itong patungan ng CPU, pati na rin patungan ng aming printer. Medyo inusog ko pa nga doon banda sa kusina at pagkatapos nagwalis na si Daddy. Medyo malinis na nga dito banda sa sala itong at binuhat na ni Daddy yung pinakamalaking parcel na dumating sa akin ngayong araw. Sa totoo lang mga mami, hindi talaga ngayong araw dumating to. 3 days na talaga simula nung dumating to at ngayon lang talaga namin ni Daddy bubuuin. Laging late na kasi kami magising sa hapon at tuwing nagigising kami, eh si Daddy naman kailangan niya lang mag-asikaso para pumasok sa trabaho, kaya naman hindi namin agad nabuo to. Nung nabuksan na nga to ni Daddy mga mamis, ang ginawa niya ay nilabas niya muna lahat ng mga parts at pagkatapos pinagsama-sama niya yung mga magkakasing haba para nga kung sakaling bubuin na namin to ay hindi kami mahirapan. Hindi pa namin nabubuo to mga mamis, pero alam kong may mga idea na kayo dyan sa isip nyo kung ano to. At oo mga mamis, tama kayo ng mga nasa isip nyo, ito ay computer table. Alam niyo ba mga mamis, itong computer table na to, July pa lang talaga ay pinag-ipunan ko na to. At kung tatanungin niyo ako mga mamis kung saan ko kinuha yung ipon ko, kinuha ko yon sa araw-araw na budget namin. Kapag merong natitira sa budget namin sa isang araw, eh tinatabi ko na agad yun at hindi na talaga ako bibili ng kung ano-ano. Nung feeling ko nga ay sakto na yung naipon ko, doon naman na ako nagsimulang magtingin-tingin online itong gantong klaseng computer table. At dahil nga buong July ko pinag-ipunan yung pambili ko neto, August 1 na ako nag-start na mag-checkout neto. Pero ang nangyari, dumating to katapusan ng August.
Akala ko kasi mga mamis, kapag nag-order ako neto, mga 5 days ay darating na. Dahil pala pre-order tong na-order ko, ay nag-antay pa talaga ako ng isang buwan. Pero okay lang yung pag-aantay ko mga mamis kasi worth it naman. At yung in-order ko pala ay kulay puti. Pero meron din naman netong kulay brown. Or parang yung isang color neto ay parang light brown ata. Ang tagal ko na kasi talagang gustong bumili neto mga mamis kasi alam ko naman na napapansin nyo na hindi rin talaga maganda tignan itong patungan namin dati ng computer dito sa may sala banda. At naalala ko dati, last year ata yun, may mga nakikita kong ilang comment na may nagsasabi na hindi nga talaga magandang tignan dito daw banda sa may sala ko kaya ayusin ko daw. Kasi alam ko naman talaga din na pangit tignan kahit hindi nyo naman sabihin mga mamis ay napapansin ko din naman talaga na hindi talaga maganda sa mata yung itsura dito banda sa may sala namin. Pero nung gagawin ko nung mga time na yun mga mamis ay hindi pa naman din talaga ganun kalaki yung budget namin sa araw-araw. Kung nagtitipid kami ngayon, mas nagtitipid kami nung dati kaya hindi ko pa kayang magtabi para nga makabili ako ng gusto kong gamit. Dapat nga talaga kukunin ko yung pambili neto kapag sumahod nga ako dito sa pagbablog ko. Pero alam nyo naman nag-upload ako nung nakaraan na sabi ko nga ay hindi na ako sumasahod at hindi ko rin talaga alam kung bakit. Kaya nga ngayon mga mamis ang ginawa ko na lang kaysa magantay nga ako kung kailan ulit ako sasahod. Eh, inipon ko na lang to yung pinambili ko neto gamit nga yung budget namin sa araw-araw. Pinush ko na rin kasi talaga na makabili na ako neto mga mamis para nga sa daddy hindi na nahihirapan tuwing gagamit siya ng computer kasi nga yung dating patungan namin ng computer ay patungan lang talaga yun ng TV at ang baba lang talaga noon at pagkatapos si daddy umuupo lang talaga sa bangkito namin. Wala nga pala kaming TV mga mamis, itong computer lang talaga ang meron kami at dito na talaga namin pinapanood yung mga gusto naming panoorin. Pero hindi kasi kami mahilig manood ng mga teleserye, ako mahilig ako manood ng mga K-drama, si daddy naman mga action, si Atina naman mga horror. Fast forward na nga tayo yung mga mamis, hindi ko na masyadong nabitsuhan kung paano namin nabuto. Pero ako na nagsasabi sa inyo mga mamis, kung sakaling bibili kayo ng gantong klaseng computer table, eh hindi talaga to kaya mag-isa ng powers nyo. Natapos na nga kami ni daddy mga mamis sa computer table at kung dati nga ganito yung itsura ng sala namin, very masakit sa mata at naging ganito kahit papano ay gumanda dahil nga nagkaroon ng magandang kurtina o tinatawag na blind curtain. Andito na nga tayo sa pinaka-exciting part mga mamis, ganito na nga ngayon yung itsura ng sala namin. Very maaliwa alas na, hindi na masakit sa mata at parang hindi na siya sala, parang na siyang isang opisina. Totoo talaga yung sabi nila mga mamis na kapag merong tiyaga ay may nilaga. Kaya naman tinaga ko talaga na hindi pa kainin sila din ng isang buwan, makabili lang ako nitong computer table. Charot!